Guys, welcome back to my channel, Calumet Online. At kung bago ka lang sa ating channel, please subscribe ka na at i-on ang notification bell para palagi kang updated at join kayo guys sa ating membership. Guys, sa ating coins. Ito. Ayan, sana nakikita nyo sa screen guys. Ano? Meron tayong 2 piso dito at mga piso nakalabaw. No? Ayan. At meron tayong nag-iisa dito. Napakagandang condition pa nito guys, no? At sa aking palagay ay hindi lang siya basta brilliant ang circulated, kasi alam naman na natin eh, di ba, yung mga marurunong na tumingin dyan yung pros coin. Ayan, so kung paano mag shine itong 1 piso na ito, no? 1989 eh, no? Makikita nyo guys, pros siya eh, no? At tingnan nyo sa likod ay ganun din, no? Hindi lang siya basta brilliant guys, ay isa pa siyang pro, kasi iba po yung shine, iba po yung appearance kasi ng mga pros coin, no? Yung mga dati na nangingilatis dyan, yan, tignan nyo guys, ano sa tingin nyo, pros din siya, di ba? Oh yan, so di ba meron ba kayong ganito kaganda sa condition guys, no? Yan, so titignan natin sa n.mista.com kung meron bang record ng pros coin itong mga 1 piso, yung kalabaw, yung large type ito eh, no? Anua mendurensis, yan ang kanyang scientific name, no? Yan, so saglitan natin sa n.mista para malaman natin kung may record ba or wala, kasi depende yan. Ito kasi mga old coins na ito eh, yung mga variation niya kadalasan eh, hindi na po na-record dahil sa hirap na po makahanap nito mga old coins na to. No, so napagbabasihan lang sa ngayon eh yung kanyang mga years, di ba? Pero 1983 to 1990. Tapos yung reference niya nandito na rin, oh. PM number 243. Ayan. Yung detalye ng reverse at yung detalye ng obverse niya nandiyan. So 1983 ang simula ng mintage nitong 1 piso na ito. Large type. Okay, so puntahan natin 1989, yan, 1988, tapos 1989, ito. Yan, sa nakikita natin, 2 klase, no, ang variants niya. So, yan yan, nasa una na yun, 16%, sabi dyan, large legends and design elements, no. Tapos nandiyan na yung kanya mga value, fine, very fine, at sa extra fine, guys, 45 pesos, oh. Ganda, no. Ganda yung value. Lalo na siguro kapag ang circulated niyan, siyempre mas mataas yan dyan. Ayan, tapos 1989 yung isang variation niya, no? Smaller legends and design elements, 4%, mas mababa ang mintage nito, mas mababa ito, mas mahirap hanapin itong isa na ito, smaller legends and design elements. So baka meron kayong ganyan guys, no, 1989, pero wala pong pros dito na nailagay. Wala po dito sa record na mayroong pros. Diba yung nasa taas, yung in-scroll natin, wala tayong nakita. Ang sinasabi lang dito yung large and small element eh, no? Diba? Walang pros coin. Pero meron po tayong hawak. Yung ating hawak ay pros siya eh, no? Large legend siya pero pros. Ayan. So comment kayo guys kung ano po sa tingin nyo. Diba? Nakita naman natin eh, yung isa ay pros coin. So, maaring yung mga prosted na yan, bukod sa siya ay brilliant, makintab siya, pros din siya. Diba? Ayan. So, yung mga ganyang coins, kapag meron po kayong hawak ng ganyan, eh, namumukuntangi po ang ano niyan. Sa appearance lang eh. Ganon din po, pagdating sa kanyang value, higit na mas malaki ang value niyan. Brilliant plus pros coin pa siya, di ba? Wala kang record pa dito sa Numista. Alright guys, so kailangan ko po ng inyong mga opinion dito sa 1989 na ito, yung large type na 1 piso. Baka meron din kayong ganyan, i-comment nyo para malaman natin. So, ganito na lang ulit. Maraming salamat po. At kung bago ka lang guys, subscribe ka na at mag-join kayo guys sa membership natin. Ayan. So, until next time po guys, out po muna tayo. God bless you all.